magkwentuhan muna tayo mga buddy, ano? So hindi tayo magre-react sa video na ipapakita ko dito or wala tayong ipapakita na mga kung ano-ano man dyan. Basta tayo lang, nakafocus lang kayo dito sa mukha ko. Siguro naman napanood nyo na yung mga presidential interview sa YouTube channel ni ano ni Boy Abunda. So napakaganda no, kung ikukumpara ko doon sa ginawang presidential interview ni Jessica Soho, na halos lahat ng presidential aspirant ay in-interview niya, ikinompress niya yon sa ilang oras, samantalang dito kay Boy Abunda sa isang oras mahigit isang kandidato lang. Kaya talagang makakapag-focus siya ng pagtatanong sa mga kandidatong ito. So nauna na si Ping Lacson, then sumunod si BBM, at kanina ipinalabas naman yung kay Lenny Robredo. Kaya kung ipagkukumpara ko dahil sa dito kay BBM na interview na almost nasa 5.6 million views na mga buddy, ganyan na kadami ang nanood. Kung ikukumpara ko yung mga naging katanungan doon kay Jessica Soho at saka dito kay Boy Abunda, napakalayo mga buddy. Alam ko pansin niyo rin 'yan. At saka dito kay ano kay Boy Abunda, yung mga tanong niya, yung mga nangyayari talaga, yung mga issue na maaring kaharapin, no? Na posibleng kaharapin ng isang tatakbo sa pagkapangulo. So hindi basta-basta ang trabaho ng ating presidente, alam natin 'yan. Talagang lahat ng problema ng bayan ay nasa balikat niya. Kung sasabihin ng iba na, oh, madali lang naman ang qualification sa presidente, di ba? Nasa saligang batas natin yan. Pero, ang tanong, kaya ba niyang panindigan lahat? Kaya ba niyang gawin yung mga responsibilidad ng isang presidente? Kaya napakahalaga nitong ginawang pag-interview ni Boy Abunda. Kasi talagang kumpletos ricados na. May 10 katanungan or 10 topic siyang binanggit dito. Una, sa environment, then sa COVID, sa poverty, sa OFW, social media, abortion, drugs, Philippine debt, yung utang ng Pilipinas, West Philippine Sea, at saka itong presidential qualifications. Then meron din siyang personal question, at yung pinaka last ay yung political fast talk na tinatawag niya. Talagang napakahigpit sa oras, di ba? Punong-puno ng mahalagang impormasyon, lalong-lalo na nga dito kay BBM. So after nung mapanood ko kay BBM, actually, sa totoo lang, ngayon lang ako nag-subscribe kay Boy Abunda sa kanyang YouTube channel. Marami siyang mga ini-interview, pero nung napanood ko ito kay BBM, doon ka lamang nakumpleto na tapusin at inulit ko pa. At kanina, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na panoodin naman yung kay Ping Lacson. So, lahat ng presidential aspirant, iisa lamang yung topic. Siguro ang ginawa dito, in-interview muna niya lahat, same topic, same questions, then saka nila ini-upload. Para hindi nga naman magaya ng kabilang partido, kabilang kandidato yung mga sasabihin. So kay BBM, wala akong masabi sa ano sa mga pahayag niya, sa mga kasagutan niya sa tanong ni Boy Abunda. Lalong-lalo na nga dito sa environment, yung mining issue. Then dito sa COVID, kung ano ba yung mga programa niya sa COVID. Kasi sabi niya, hindi naman niya mapipilit yung mga tao kung ayaw magpabakuna. Pero hindi maganda, yung mga nakapaligid doon sa hindi nakabakuna ay posibleng mahawa or posibleng madamay kung halimbawang makakuha ito ng COVID. Then sa poverty, ano yung dapat niyang gawin? Di ba? Ang sabi niya dito, kailangan magkaroon ng maraming trabaho para ma-boost yung economy. Sa agriculture, sa tourism, etc. Then sa OFW, tungkol dito sa mga nararanasan ng mga OFW dito, kung ano bang may option bang OFW, kung sakali na sila ay mag-for good na sa Pilipinas. Then social media about dito sa Pornhub. Napakadami pa. Okay. So, ang topic natin, itong typing. Kasi kinukumpara ko yung mga sagot ni Bongbong Marcos at saka itong mga pahayag ni Ping Lacson. May napansin kasi ako dito sa mga sinasabi ni Ping Lacson. Sa kabuuan ng halos isang oras na kinakausap siya, tinatanong siya ni Boy Abunda ng same question as dun sa question kay Bongbong Marcos, napansin ko na itong si Ping Lacson, puro paninisi sa gobyerno, puro kamalian ng gobyerno
yung kanyang ipinapahayag. Tapos sa kanya, parang wala siyang nagawang mali. Pinagmamalaki niya na nawala yung mga cotton caps nung panahon niya, nung siya ay isang general pa. At marami, yung corruption, nasugpo daw niya noon, etc. Ang daming ipinahayag. Alam ko napanood niyo rin. Tapos doon naman sa interview niya kay Jessica Soho, kung natatandaan ninyo, nung ipinadescribe sa kanya si PRRD, ang sinabi niya lang ay sayang. At ang kanyang hinahangaan or ang kanyang best president para sa kanya ay si Noynoy Aquino. Hindi ko lubos maisip na mula sa isang astig na police general, ang kanyang inidolo ay si Pinoy. Siguro malaki ang utang na loob nito kay Pinoy. Iniidolo niya, hinahangaan niya, best daw si Pinoy kasi dun sa Wangwang policy. Eh yung hinahangaan niya presidente, yun din na naging dahilan kung bakit namatay ang 44 na Special Action Force sa Mamasapano, na mayroong mga batal-batalyon na pwedeng mag-reinforce nung panahon na sila ay napipindown na. Pero bakit nawala ang ating Commander-in-Chief? Bakit hindi na bigyan ng responde itong mga kawawang pulis? So kahapon, January 25, almost 7 years nang nangyari itong malagim na pagkamatay ng mga soft troopers sa kamay ng mga bandidong Muslim. So yan ang iniidolo ni Ping Lacson, si Pinoy. Kaya medyo hindi ako sang-ayon dito sa kanyang sinabi, dahil yung kanyang iniidolo ay sinasabi na hindi daw korap. Pero palagay ko, kaya lang nakapagsalita ng ganito si Ping Lacson, may utang na loob ito kaya Pinoy. So marami siyang mga pahayag, yung kanyang mga plataforma tungkol sa korupsyon. Very self-centered. Siya lang yung magaling. Lumalabas na ganun. Panay ang paninisi niya sa gobyerno. Sa COVID approach ng gobyerno, parang si Lenny, ganun din. Wala daw sense of urgency ang gobyerno. Sa korupsyon, hindi ko na tinapos yung last part nito, yung interview ni Boy Abunda, kasi sa bawat tanong ni Boy Abunda, meron siyang binabanggit doon na hindi maganda sa gobyerno. Naninisi siya, at para bang pag siyang naupo, mga mali na ginawa ng gobyerno daw ay kanyang itatama. Pero ang tanong, ang tagal na niya sa gobyerno. Parang hindi naman siya kabilang sa gobyerno kung mga makapagsalita siya, mga buddy. Parang lumalabas ngayon dahil sa siya ay masyado nang matagal dyan sa Senado, ay parang naging trapo na rin siya. Hindi na siya yung kilala natin na isang astig na general na sinasabi na bumuwag sa korupsyon sa mga cotton caps noong panahon niya. Parang wala siyang mali. Yun lang ang napansin ko, ha. Ewan ko lang kung kayo ganun din ang napansin niyo. Pero kung panoodin niyo ng buo yung interview na yan ni Boy Abunda kay Ping Lacson, masasabi niyo na tama yung aking observation base doon sa mga sinasabi ni Ping Lacson. So susunod natin na bibigyan ng reaction ay ito naman kay Madam Leni Robredo. Hindi pa natin napunood kanina ng buo kung ano yung mga sagot niya, pero definitely ay uunawaan natin to at ikukumpara natin din dito sa mga pahayag ni BBM at saka dito kay Ping Lacson. Ang mahalaga, bantayan natin ang bawat kandidatong ito. Napakaganda ng ginawang ito ni Boy Abunda, at marami ang naliwanagan sa ating mga kababayan kung sino ang talagang nararapat base doon sa kanilang mga sagot, base doon sa kanilang mga aksyon na gagawin doon sa mga issue na ibinigay ni Boy Abunda. Napakagaling. Pati din sa DZRH, napakagaling din. Talagang good job ang DZRH team, dahil may mga may mga scenario pa sila, no? May mga simulation pa sila kung anong gagawin ng presidente. For example, kung halimbawa nagsasalita yung presidente, halimbawa si BBM, tapos doon sa Barangay Holy Spirit ay maraming infected, ano yung gagawin? At in-advise ng DOH na umalis na si BBM, pero anong sabi ni BBM? No, kailangan muna ay isolve yung problema ng mga tao, hindi siya agad aalis. So ibig sabihin, parang mas inuuna ni Bongbong Marcos yung kapakanan ng mga infected na nandun sa harap niya kaysa dun sa kanyang sarili. Nakakatuwa yung pahayag ni Bongbong Marcos dito kay Boy Abunda nung tinanong siya kung bakit hindi dapat iboto si Vice President Robredo. So ang sinabi ni Bongbong, "Are you going to ask me this of each of the presidential candidates? Well, I'm very hesitant to answer that because I do not believe and I do not indulge in negative campaigning." Hindi mo kakikitaan ang pagtuligsa
or pagpapahayag ng mga negatibo sa kanyang mga kalaban. But I will go this far and I will say that I believe that none of the other candidates have yet to come to the conclusion that unity or yung pagkakaisa ang ating pangangailangan at doon magsisimula ang ating pagbalik dito sa krisis ng pandemya. They have not seen that unity is a critical part. Then they have not been able to come up with a specific program, a detailed program for what we will do in the next few years to recover. Yan po yung pahayag ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Talagang mas bumilib sa kanya yung mga tao. Pagkakataon niya na yun eh. Sa halip na magsabi siya ng hindi magagandang pahayag, nandun pa rin yung pagpapakumbaba, nandun pa rin yung pagrespeto. Kaya mas kinabibiliban siya, mas hinahangaan siya ngayon ng mga tao sa kanyang sinabi na to. At siya nga pala today sa DZRH News, ay in-interview na si Calio de Guzman. So sa January 28, itong si Ping Lacson. Then January 29, si Manny Pacquiao. At February 2 naman ay si Lenny Robredo. So abangan natin yan, mapapanood uli natin kung ano yung mga pahayag dito ni Ping Lacson. Kung ganun din ba yung magiging tema. Kung may mga paninisi pa rin ba na babanggitin siya sa gobyerno, yung mga lapses ng gobyerno, kung babanggitin niya ba. Tingnan natin, abangan natin yan. Basta tayo mga buddy, walang iwanan. Para sa bayan, muli Iman Supremo. See you next time.